Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunugos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sang bahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal namin, sinasamba ka namin, ipinagbunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka, ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalukluk sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan.
kapayapaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dinudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong buktong na anak na naparito upang magligtas ay amin ngayong tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagkat siya ang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad mo ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansa'y pawang makikita ang iyong tagumpay. At mamamalas ng lahat nang hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos. Korona ng Panginoong nakalulugod. Hindi ka natatawaging itinakwil. Ni ang lutsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalugdan ng Diyos. At ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa lupain mo, siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan. Ang madlilikha mo'y pakakasal sa iyo kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal. Gayon, magagalak sa iyo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, Panginoon, ika'y may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katurungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, tumayo siya sa sinagoga at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel
ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. At nang alisin ng Diyos si Saulo, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang pinangakong tagapagligtas. Bago sa dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pagbinyag. Nang matapos ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Bukas ninyo makikita, maghahari poong sinta, patatawarin ang sala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Estrom at si Estrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Amminadab. Si Amminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boos at naging anak naman ni Boos kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Uzzias. Itong si Uzzias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosayas. Si Hosayas ang ama ni Hekoneas, at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Hekoneas si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Asor, at si Asor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eliasar, si Eliasar ang ama ni Matan, na ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus
na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang gabi po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi, namamasko po. May papasko po ba kayo? Handa na po ba sa Pasko? Bago po ako magsimula sa pagninilay, atin po munang papurihan at pasalamatan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro po nagtataka kayo kung sino ba yung mga pangalan na binabanggit ko sa ebanghelyong aking ipinahayag. Gusto ko pong simulan yung aking pagninilay tungkol sa pangalan din. Kapag nagbibinyag po ako, isang binibigyan kong emphasis yung kahulugan ng pangalan. Kasi may mga magulang po sa panahon ngayon kung ano na lang maisip na pangalan. Tama ho naman, di ba? Minsan po may isang pari akong nakausap. Sabi niya sa akin, ang pinaka nagulat siyang ipinangalan sa batang bibinyagan niya, alam niyo po kung ano? Pikachu. Pikachu. May Pikachu po ba dito? Wala naman. Sabi niya dun sa magulang, sigurado ka ba dyan sa ibibigay mong pangalan sa batang iyan? Baka paglaki niyan ay kolokohin lamang iyan. Bakit ko po binibigyan ng emphasis iyon? Dahil nung panahon po ng ating Panginoon, isa po sa dahilan kung bakit nagbibigay ng pangalan ay kaakibat ng pangalan ay yung pagkakakilanlan at yung mission ng batang iyon. Mission and identity. Kaya napakinggan po natin sa Ebanghelyo, ibinigay na pangalan sa anak ng Diyos ay Jesus. Ang ibig sabihin po ng Jesus, alam niyo po kung ano? Huwag niyo na pong kakalimutan. Ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay God saves. Ang Diyos ay magliligtas. Kaya tunay na yung buhay ng ating Panginoong Jesus Nazareno, tunay sa kanyang pangalan, pagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Ako po, yung pangalan ko po ay Jesus. Nung bata po ako, kapag nagpapakilala ko sa mga teachers ko, palagi nilang sinasabi, ang ganda naman ang pangalan mo. Siguro hindi ka pinapagalitan ng nanay mo. Siguro hindi ka minumura ng tatay mo. Pinapagalitan pa rin po. Ibang pangalan nga lamang
yung ginagamit nila. Pero sa totoo po, yung inspirasyon ko po, bakit ko po tinahak yung buhay na ito, isang dahilan po ay yung aking pangalan. Dahil nung nakikilala ko na po yung ating Panginoong Jesus Nazareno, nalalaman ko na yung kanyang buhay, nahiya naman po ako na ako yung maging dahilan para madungisan yung magandang pangalan niya. At katulad ng Panginoon, simula po nung bata ako, nung nakikilala ko na siya, ninanais na rin ang buhay ko na magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi lamang po sa akin iyon, yung may pangalang Jesus. Hindi lang po sa amin yung may misyon na magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Dahil po sa panahon ng ating binyag, tayo rin po ay nakatanggap ng bagong pangalan. At ano ito? Sa panahon ng binyag, tayo ay tinawag na mga Kristiyano. Mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesus Nazareno. Kaya nararapat lamang po na bawat buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay pagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Kaya ang isang paanyaya ko po sa gabing ito ay tingnan po natin yung ating mga buhay. Tingnan yung ating mga kilos at mga salita. Ako ba ay nagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos? O dahil sa aking buhay, mga kilos, mga pananalita, ako naman ay nagiging dahilan para mawala yung iba sa kaligtasan. Bakit ko po gusto nating tingnan ito? Para kung makita natin na tayo ay hindi nagiging tapat sa ating pagiging anak ng Diyos, magagawa na natin ang paraan para mabago. At yung ating pamumuhay ng pagiging tapat sa pagiging anak ng Diyos, ito yung magdadala ng karanasan ng Pasko dito sa mundo. Tayo po yung magiging presensya ng Panginoon sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesus Nazareno. Kaya pakisabi sa katabi ninyo, anak ka ng Diyos. Huwag na po nating kakalimutan iyon. At gusto ko rin pong bigyan din ng pansin yung ating binasang ebanghelyo, lalo na yung unang parte. Yung unang parte po ay tinatawag na genealogy ng ating Panginoong Jesus. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng genealogy ay tala ang kanan. Ibig sabihin, ito yung mga angkan ng ating Panginoong Jesus, mga ninuno, mga nauna sa Kanya. At tayong mga Pilipino daw ay napakagaling kung tungkol sa genealogy, tungkol sa angkan. Bakit ko po nasabi ito? Kapag umuwi po kami ng probinsya, kapag nandun na kami sa bahay ng aking lola, yung lola ko po kapag nakikipagkwentuhan o kaya nakikipagchismisan sa kanyang mga kaibigan, ay napakagaling talaga sa tala ang kanan, sa mga angkan. Bakit ko nasabi iyon? Kunyari may pagkakwentuhan silang tao, sasabihin nila, kilala mo ba si Arturo na anak ni Romel, na asawa ni Lucia, na tiyahin ni ano, na nakatira sa kanto, sa tabi ng tindahan malapit sa simbahan. Di ba ho, magagaling tayo sa ganon? Tinitingnan yung angkan, mga ninuno. At kung minsan sasabihin natin, ah, kilala ko nga yun, yung buong angkan niya, mga tamad, walang ginagawa sa buhay, umaasa lang sa bigay. May mga kilala po ba tayong ganon? At sa ganoong paraan ko po gustong ipagpatuloy yung pagninilay. Kapag may gusto tayong makilala, yung isang tinitingnan talaga natin ay yung pinagmumulan, yung kanilang angkan. At kadalasan, kung ano yung pinagmumulang angkan, doon na nakabata yung katauhan at pag-uugali. Kumbaga, kinakahunan natin sila sa ugali ng kanilang kamag-anakan. Kadalasan po ay ganoon tayo. Kaya ang tanong sa atin ngayong gabi, anong mabuting balita kung titingnan natin sa mga ninuno ng ating Panginoong Jesus, merong mga tao doon, may mga parte ng angkan ng ating Panginoon na may hindi mabuting buhay,
na may hindi magandang buhay. Ano pong sinasabi nito tungkol sa ating Panginoong Hesus, tungkol sa Diyos, tungkol sa kamag-anakan, tungkol sa kasaysayan ng tao? Ano po ang mabuting balita para sa atin ngayon? Ang mabuting balita po, mga kapatid, ang ating Diyos gustong pumasok sa ating magulo, malabo at masalimuot na kasaysayan upang magdala ng kaligtasan. Magpakilala po tayo ng ilan sa mga ninuno ng ating Panginoong Hesus. Unahin po natin si Jacob. Si Jacob po, ano pong ginawa ni Jacob na kalokohan sa buhay po ni Jacob? Minsan, niloko niya yung kanyang ama. Ibibigay sana yung pagbabasbas sa kanyang kapatid na si Esau, pero inagaw niya ito. Si Jacob po ay manluloko at mang-aagaw. Tingnan po natin sa ating buhay, sa ating angkan. May mga pagkakataon po ba na katulad ni Jacob, tayo ay nanluloko at nang-aagaw ng hindi para sa atin? Meron po ba? Kung meron po, huwag tayong mag-alala. Hindi pa tapos yung ating buhay dahil piniling pumasok ng Panginoon sa ganoong kasaysayan. Isa pa pong ginawa ni Jacob, nakipagbuno sa Diyos. Marami pong pagkakataon sa buhay natin na karamihan sa atin ay nakikipaglaban sa Diyos, nagbibigay ng maraming reklamo. Huwag rin po tayong mag-alala. Hindi pa rin tapos ang buhay natin dahil pinili ng Diyos na pasukin ang buhay na ganun. Mayroon din po ba sa ating katulad ng haring si David? Kilala po natin si Haring David na isang dakilang hari. Pero sa kanyang buhay, minsan ay dumating yung kasalanan. Anong nagawa niyang kasalanan? Nangalun niya siya. Pinili niyang magkaroon ng ugnayan sa may asawang iba. At yung asawa nung kanyang piniling babae, kalaunan ay pinapatay niya. Pumatay po si Haring David. Tingnan po natin yung ating mga buhay. May mga pagkakataon po ba na yung ating puso rin ay nangangalon niya? Pumipili ng iba na hindi naman dapat. At para maitago yung ating mga kasalanan, ay gumagawa pa ng iba pang mga kasalanan. Ganon po ba yung buhay natin? Huwag rin po tayong mag-alala. Hindi pa tapos yung ating buhay dahil pinipili ng Diyos na maging parte ng mga taong may kasaysayan na ganun. Mga minamahal kong mga kapatid, kung titingnan po natin yung ibang mga tao sa kasaysayan ng buhay ni Jesus, hindi ho ba ang gulo, ang labo ng pinasok na kasaysayan ni Jesus, ang dilim na kasaysayan, pero sa kabila ng mga iyon, pinili niyang pumasok sa kasaysayan ng tao upang dalhin ang liwanag ng kaligtasan. Ayun po yung mabuting balita sa gabing ito. Ito po yung mabuting balita ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Yung ebanghelyong binasa natin ay hayaan nating bigyan tayo ng pag-asa habang nangungusap sa atin ang Diyos. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon sa gabing ito, yung buhay mo, maaring komplikado, maaring madilim, maaring hindi kaaya-aya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ninanais kong mapasok ang buhay mo. Ninanais kong maging parte ng kasaysayan mo. Ninanais kong yakapin at mahalin ang lahat ng sa iyo, lalo na yung mga hindi kaaya-aya, lalo na yung magugulo, lalo na yung masasalimuot, at hayaan mong dalhin ko ang kaligtasan sa buhay mo. Yung paanyaya po sa atin ng gabing ito ay hayaan natin na maging parte ng kasaysayan natin si Jesus. Buksan po natin yung ating mga sarili sa kanyang pagdating upang ang lahat ng marurumi ay malinis at magkaroon ng wakas. Kung sa tingin po ng mundo,
Kung sa tingin ng mundo dahil parte ka ng pamilyang may kasaysayan na hindi ka aya-aya, ay wala ka ng pag-asa, tingnan po natin si Jesus, nagdala ng bagong simula sa kanyang angkan, sa kasaysayan ng tao. Tayo pong lahat, kaya po nating magsimula ng pagbabago. Kaya nating magsimula ng magandang bukas para sa ating istorya, sa ating kasaysayan. Pero hindi po natin kaya ng tayo lamang. Dapat palagi nating kasama ang Diyos. Palaging kasama si Jesus Nazareno. Dahil kapag kasama si Jesus, kayang tapusin ang kasaysayan ng kasalanan sa buhay. Kayang mawakasan ang mga kasaysayan na nakakasama at nakakapatay. Kapag hinayaang makapasok si Jesus Nazareno, kayang magkaroon ng pagbabago. Kayang magkaroon ng panibagong buhay na nagdadala ng kaligtasan at hindi ng kamatayan. Mga kapatid, nawa yung ating tanggapin na regalo, yung hayaan nating dumating na regalo sa ating buhay, ay yung pagsama ng ating Panginoong Jesus sa kasaysayan ng buhay ng bawat isa. Hayaan natin siyang magdala ng bagong sigla, ng bagong gana, ng pagbabago. At ito yung regalo sa Pasko na napakagandang maialay natin sa mundo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito yung panalangin natin sa Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, alam kong marumi at magulo yung aking kasaysayan. Nawa, patuloy kang dumating sa aking buhay upang magdala ng kalinisan, pagbabago, at kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsilud po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangmatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, puno ng kagalakan ang ating mga puso habang ginugunitan natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo ng Kanyang Anak upang tayo ay iligtas. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, naway maranasan ng lahat ng tao sa mundo ang presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang kapayapaan naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang mga di-Kristiyano, naway mahikayat na kilalanin si Jesus, ang Diyos na katawang tao. Manalangin tayo.
Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ama mag-anak, naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at maayos na pagsamahan sa Paskong ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang mga dukha, naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na kailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagsusugo mo ng iyong anak upang maging aming tagapagligtas. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalakan at kapayapaan sa buhay na ito hanggang sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sagsahan. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sagsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay, O Jesus na manliligtas. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sapsahaban. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maligayang Paskong ito ay loobin mong maipagdiwang ng may paghahaing puspos ng kagalakan. Ngayong ang pinagbuhatan ng aming kaligtasan ay iyong ipinamalas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong dina na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayoy ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dina iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-hali na, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o
sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayin na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen.
Sabay-sabay po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit na, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pasko na ba ang nagdaan? Kay Rami na iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sa'yo. Palamutin mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sapsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo pa maging katulad ng sa'yo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pakinabangin mo sa pagdiriwang ng Pasko upang sa pagsilang ng iyong anak, kami ay lubos na magkasalo-salo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, palagi po nating tandaan yung dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang pag-ibig, ninais niyang pasukin yung kasaysayan natin. Ninais niyang pasukin yung mga buhay natin kahit na magulo,
malabo at masalimuot, pinasok niya ito upang magdala ng pagbabago at ng kaligtasan. At ginawa niya iyon, at dahil sa kanyang paggawa na iyon, may Pasko tayo. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang presensya at pagpasok sa ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ng kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspo sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig ng si Kristo'y silang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makatan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.